Isang mapagpalang hapon sa lahat ng tumututok sa ATI Bicol Sarabay Channel. Welcome po sa 200 plus registered online participants ng ating online seminar entitled Fish Processing. Bago po tayo magpatuloy sa ating activity for today, sabay-sabay po tayong yumuko at damhin ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang panalangin at ito po ay susundan ng pambansang awit, DA Hymn. Ang ipapakita po sa inyong videos ay ang presentation mula sa Philippine Commission on Women as observance sa 18-day campaign to end violence against women from November 25 to December 12. As we observe the 18-day campaign to end violence against women or vow from November 25th to December 12th, we ask you, Lord, to look with kindness upon all of us who are gathered here. Fill our hearts and minds with love, wisdom, and courage as we face our daily lives. We pray for all women and girls who suffer from domestic violence, rape, incest, sexual harassment, trafficking, prostitution, and other forms of violence. May they have the courage to break their silence, find protection, healing, and justice. We pray for the perpetrators of vow that they may learn to respect women and girls and stop the violence. O loving Father and Mother, send us your Spirit so that everything that we do will be done with love and respect for our fellow humans. Regardless of age, sex, class, ethnicity, and ability, O powerful God, develop in us a high regard for the thoughts, feelings, and experiences of everyone, and bestow on us the capacity to promote, protect, and fulfill the rights of women and girls. Almighty Creator, grant us the strength to stand up against all forms of violence happening to women and girls, the sharpness to recognize a silenced victim of vow, the courage to speak up against vow, the resourcefulness to help a victim of vow, and the resolve to never commit any form of vow. For all of this, we implore your guidance. Amen. Noon pa man, malaki na ang naging bahagi ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino. Kaisa sila sa marubdob na paghahangad ng kalayaan ng ating lahi. Kabilang sila sa paglinang ng ating makulay na sining at mayamang kultura. Kasapi sila sa pagtataguyod ng mga adhikain ng kapwa mamamayan at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng lipunan. Katuwang sila sa pagtuklas sa mga larangan ng agham at medisina. Kapanalig sila sa pagpapairal ng batas, karapatan at katarungan para sa lahat. Kabahagi sila sa paglilingkod sa bayan at sa pagpapanatili ng demokrasyang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi nagmaliw ang kanilang pag-ibig sa ating inang bayan. Mga kababayan, ito ang alay ng mga kababaihang Pilipino para sa bayan. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Oh!
Isang masaganang ani at mataas na kita, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang masaganang ani, Bicolandia. Sa lahat ng online viewers na inaabot ng ATI Bicol, hashtag Sarabay Channel, ako po si Joyca O. Labios, ang technical staff ng ATI Bicol, at samahan niyo po kami sa isa na namang mahalaga at kapaki-pakinabang na talakayan patungkol sa agrikultura. Handog sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5 Bicol, ang primary extension at training arm ng Department of Agriculture. Bagamat tayo ay may kinakaharap na sitwasyon, patuloy ang ATI Bicol sa pagbibigay ng serbisyo sa pamamagitan ng online distance learning gamit ang makabagong teknolohiya. Ngayon po, tayo po ay muling sumubaybay sa isa na namang makabuluhang talakayan patungkol sa online seminar on fish processing. Sa lahat ng online viewers natin na sumusubaybay, inaanyayahan po namin na i-share nyo po ang aming programa para hashtag Sarabay Kitaga Boss Makanood. Para naman sa ating interested online viewers na nais maging official participant ng seminar na ito, ay i-click nyo lamang po ang Google link na naka-indicate sa infographics ng seminar na ito sa aming ATI FB page to register. Sa mga online attendees naman na nakapag-register na, ay kailangan nyo pong i-type ang inyong complete name at address sa ating comment section para ma-monitor namin na nakapag-attend kayo sa aming seminar. Isa po ito sa magiging basihan namin sa pag-issue ng certificates. Kung may mga questions po kayo sa ating resource speaker, please feel free to type your concerns sa ating comment section at babasahin ko po ito isa-isa para masagot ng ating resource speaker. At this point, bago po tayo magsimula sa ating pagsasanay, pakinggan muna natin ang mensahe ng aming Training Center Superintendent 1, Ma'am Vivienne V. Carable. Thank you, Joyca. Magandang hapon po sa lahat. Sa pangalan ng Agricultural Training Institute, Bicol,
ng aming center director, si Ma'am Elsa A. Parod. At syempre po sa bumubo ng training management team ng ngayong hapon, si Doc Frank, Ma'am Melba, Joyka, Froy, Marjan, at lahat pong 8A staff na nasa likod ng hapong ito. Magandang hapon po sa lahat. Ngayong hapon po, isa na namang napaka-importante, very exciting at napakahalagang tema ang ating pag-uusapan. Fish processing. So, ang ating pong tema ay napakahalaga dahil makakasama po natin ang nagmula sa Bureau of Aquatic Fisheries and Aquatic Resources na isa po sa pinaka masipag, pinakamalakas na nagsusupport po sa mga activities ng ATI. Makakasama po natin ngayong hapon ang kanilang Chief Post-Harvest and Marketing Division ng BIFAR Region 5, si Ma'am Maria Elsa Malna. Good afternoon, ma'am. So ngayong hapon po ay hitik na hitik ng impormasyon tungkol sa pagproseso ng isda. Sabi ko nga kanina, napaka-importante ng tema natin ngayon, lalong-lalo na po sa panahon na murang isda, maraming huli. So ibig sabihin po, may iwasan yung pagkasayang, di po ba? At syempre po, mas mapapatagal natin ang shelf life po, ng lalo na yung madadaling masirang mga isda. So ngayong hapon, ang pag-uusapan po natin ay post-harvest technology. Siyempre, proper harvesting, harvesting procedure, grading and sizing, transport and handling. Siyempre, yung pong ating principle ng spoilage, bakit ba madaling masira ang isda? Paano natin i-preserve yung mga huli? At marami pa pong iba, siyempre, yung pinaka-exciting na parte, paano ang pag-proseso? Ano, di po ba? Maraming pag... Mamaya masarap ang ano, pag-uusapan natin. Fish nugget, fish lumpia, burger patties, at syempre yung fish boron. Ano po, to mention a few. So ngayong hapon po, hindi ko napapatagalin pa. Ang gusto ko lang pong sabihin, ang pasasalamat ng Agricultural Training Institute sa BIFAR Bicol dahil po sa kanilang palaging nandito sila sa pagpapalaganap po ng kaalaman at kasanayan sa iba't ibang aspeto ng agrikultura. So muli po, magandang hapon, lalong-lalo na yung sa ating 200 plus na nakaantabay. So muli po, God bless us all and good afternoon. Thank you so much po, Ma'am Vian, for that very nourishing message. So at this point po, alam ko po na excited na po kayo na makilala ang ating resource speaker for today. Pero nais ko po sa inyong ipakilala ang mga kasama natin for today. So, siya po ay ang chief ng Post-Harvest and Marketing Division mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para i-discuss sa atin yung tungkol sa post-harvest technology, proper harvesting, harvesting procedure, grading and sizing, transport and handling, principle of spoilage, preservation of the catch, ice and fisheries, and of course, magkakaroon din tayo ng demonstration on value-added products ng fish. Isa na dito yung burger patties, fish turon, and meron din tayong tusino, ma'am. Ano? So, please all welcome our resource speaker for this afternoon, Miss Maria Elsa Malna. Diyan na lang po. Okay. Sabahan niyo muna po ako dito. So mag-ano lang muna po kayo, mag-hi po sa mga online viewers. Hello po, good afternoon sa mga online viewers natin ngayong hapon. Mapasalamat muna ako kasi kami po ay naimbitahan sa BIFAR Regional Office dito sa Bicol, ng ATI Bicol, para ma-share sa inyo yung aming technology on fish processing, saka yung proper handling of fish bago siya pagkatapos niyang i-harvest at pagproseso nito. So, wag na natin patagalin. So, magdi-discuss na po muna tayo yung mga proper guidelines on proper handling procedure ng fish processing. So, ayan. Diyan ka na po, ma'am. Okay na. Okay, so habang nag-aantay kay ma'am, ayan na, ready na ata si ma'am.
open ko na siya. Okay, start na tayo. Okay. So, ang topic po natin ngayong hapon is proper handling of fish and other aquatic products. So, let's start po. So let's start with the statement of fish is food. So fish, ang fish po ay hindi lamang siya pagkain. So ang fish ay nagbibigay ng trabaho, kabuhayan sa mga fisher folk. At ito din ay importante sa ekonomiya ng ating bansa. Kasi ito po ay isa sa mga dollar earner ng ating bansa. Kasi yung ibang fish commodity, yun po ay in-export natin. So, ano po ba yung mga ang composition ng isda? Meron siyang 65 to 80% water, 14 to 20% protein, 1 to 7% na fats, and traces of vitamins and minerals. So, ang isda po ay highly perishable dahil po mataas ang kanyang moisture content or your water. So, sabi po nila, yung isda ay yung quantity and quality ng protina ng isda ay kagaya rin ng protina ng ibang animal meat. So, meron din siyang fatty acid na hindi makukuha sa ibang animal fats at yung mga vegetable oil, yung pong tinatawag natin na omega-3, which is a very good to our heart. So, ano po ba ang fish handling? Ang proper handling happens from the time it leaves the water. So, pag yung pong isda ay tinanggal niyo sa tubig until ito po ay makarating sa consumer. So, marami po tayong mga dapat sundin para ma-preserve ba yung freshness ng isda. Once po yung isda ay namatay, ang yung spoilage po ay magko-comments agad. So, kapag yan po ay ang spoilage ng isda at mag-deteriorate ang quality niya, irreversible na po yon. So, kahit anong gawin natin, lagyan natin ng yelo, suka, asin, paminta, kapag bilasaan na ang isda, bilasaan na po yon. So, sayang lang, hindi natin magagamit na. So, bakit po nag-spoils ang isda? So sabi natin kanina because marami siyang tubig. So, nag-spoil ang isda dahil sa mga komplikadong proseso sa katawan niya mismo. Gaya ng autolysis, bacterial decomposition, oxidation, or chemical decomposition. So, ang autolysis po, yan po ang self-digestion of animal tissue by enzyme from its own body. So, it's caused by the enzymes. So, yung mga enzymes po, yan po yung mga protina na makukuha po, mahanap po sa muscle, saka sa gut, or yung intestine ng isda. So, kapag po nag-stop yung function niya na pagproseso ng pagkain into energy, ang gagawin po ng mga enzymes, magkakaroon po ng self-digestion ng animal tissue. So, ang magiging result niya po, yun na po yung belly burst, gaya po nitong drawing,
pumutok na po yung belly niya, and then softening of the tissues, discoloration ng skin niya, and then yung breakdown of tissue. So, next naman po itong rigor mortis. So, si rigor mortis, ito po ang progressive stiffening of muscle. So, lahat po ng living animals na dadaan po, pag namatay, ay dadaan sa rigor mortis. So, yun na po yan. Nakikita po ninyo sa drawing, itong yung mga pa-curve na isda, itong tilapia pa-curve, yan po ay nasa rigor mortis stage. So, yung parang tumitigas yung katawan. So, kapag po nag-pass na po siya sa rigor mortis stage, mag-i-start na po ang deterioration or spoilage ng isda. So, dapat, before mag-rigor mortis stage yung isda, dapat mapababa na po natin yung kanyang temperature sa pamamagitan ng paglagay ng yelo o kaya paglalagay sa kanya sa freezer. So, ayan po. Ay, pag nag-pass ng rigor mortis yung isda na nasa mataas na temperature, hindi man lamang nilagyan ng yelo, ganito ang magiging result. Nagkakaroon ng mga gap yung kanyang ano, yung kanyang meat. Ang tawag po dyan ay gapping. So next po is the bacterial decomposition. So ano po ba ang mga bacteria? Ang mga bacteria po is one cell microorganism. Hindi po natin yan nakikita ng ating mga mata. Kapag po ang isda ay buhay, so masasabi natin na sterile siya. Pero yung mga, dun sa kanyang mga slime sa balat, meron na po yung bacteria. And then dun sa gut niya, saka sa gills, may mga bacteria na po yun. Pero pag namatay po yung isda, yung mga bacteria na yun, i-invade niya po yung muscle tissue ng isda. Lalong-lalo na kapag ang isda ay nasugatan na. So, mas lalo niyang mapapasok yung loob ng ating isda. So, yun na po ang magka-cause ng bacterial decomposition. So, ang result niya po is off odor and off flavor of spoiled fish. So, meron pa ako ditong drawing. Tignan niyo po yung bacteria, kunti lang, tatlo lang, sa 10 degrees Celsius. So after 8 hours na hindi po natin siya nilagyan ng yelo yung isda, yung bacteria niya magmumultiply sa ganito karami. Then after 15 hours, the same temperature, ganito na po, million na po yung bacteria niya. So sobrang dami na. Next po, ito pong drawing naman ng fresh fish. So fresh na fresh po siya, mataba pa. So after 4 hours na iniwan lang po natin sa mesa na walang yelo, ganito na po magiging itsura niya. Then after 9 hours, ganito na, sobrang payat na siya, and then yung kulay niya iba na. So next is oxidation. Ano po yung oxidation? Ito po yung rancidity of fat. So minsan sa mga matatabang isda, ganito po ang nangyayari, yung nagkakaroon ng development of yellowing or browning sa balat po nila. So ito po yung nangyayari kapag kung makikita po ninyo naman sa mga frozen na isda, tapos nilabas, parang ano, nag-fade yung iridescent color niya. Yung pag-fresh siya, parang rainbow colored, pero kapag pig-frozen mo siya, tapos nilabas mo sa freezer, naanuhan siya ng air, so mag-feed na yung color niya, tapos magkakaroon ng yellowish or browning color. So paano po natin maiiwasan yung mga autolysis na yun, yung bacterial decomposition, yung chemical composition? So lagi lang po natin tatandaan, ito pong 3C, 3Cs of fish processing. Okay? Ang unang C po is yung care. So yung care, yung tender loving care. So we must prevent na magkaroon ng mga sugat sa skin ng isda. Kasi sabi ko nga kanina, ito po yung magiging entry ng mga bacteria. So pag nagpasok na yung bacteria sa loob, mas madali na yung spoilage niya. And then don't push fish on the floor.
So, minsan sa mga fort, ganun, pagbaba ng isda, ilalagay sa floor. So, never po ninyong gawin yan. Huwag kayong bibili kapag ang isda ay nasa, nasa sahig. And then, carefully sort and classify fish. Bakit? Para hindi masugatan o ma-injured yung mga isda natin. And then, during transport, mas maganda if it's done during dawn or late night kasi walang traffic. So, mabilis yung transportation. And then, hindi masyadong mainit. Lalo na pag hindi reefer ban yung sasakyan nyo. So, hindi mainit, walang sunlight. So, as I said, fish is a food. So, handle it as food. So, sabi ko yung sorting, sort and grade fish quickly as possible on basis of species, anong klaseng isda siya. So, hindi yung halo-halo, may tilapia, may bango sa isang tub. And then yung sizes, kasi pag hindi nyo siya sinort into sizes, yung mga maliliit, masisira ng mga malalaking isda, madadaganan. And then yung physical condition. Yung magandang itsura, tapos yung mga putol na yung mga ulo, putol, ano na yung tiyan. So yun, itatabi nyo. Then dress fish as required. Bleed as required for big fishes naman. Yung po mga tuna, yung mga malalaking isda, ito po ay, it is recommended na dapat bago siya dala sa market or bago siya idaong, dapat na-bleed na siya, natanggal na yung dugo. Tapos matanggal na yung mga gills and gut, yung hasang, yung mga intestine, ng mga tuna, yung malalaking isda. And then transport, deliver fish in closed or COVID vehicle or in refrigerated one. And then properly wrap or pack fish in appropriate packing materials. So, next is care during harvest and transport. So, yung mga isda, after i-harvest, after mahuli, dapat nga sabi ko i-sort according to species and size. And right immediately. And kept at low temperature. So, and then, must not be handled frequent. Hindi yung hawakan ng hawakan yung isda, tapos sa palit-palit ng lalagyan. Kasi mabubugbog yung isda. So, yan. After yung hinharvest, ilagay sa box na merong yelo. Okay. Sa shrimp naman, gaya din ng isda, pagkatapos siyang i-catch, dapat i-sort siya according to size and kind. So, yung may mga, mga putol na yung ulo, yung buhay sa patay, yun. I-sort natin siya, iiwalay natin siya ng ilagyan. So, dapat siyang hugasan para matanggal yung mga sediment or baka yung mga plastic-plastic siyang nakasabay or mga grass. And then, ilagay na siya sa atab na may yelo. So, dapat daw yung temperature ng shrimp, ang pre-chilling temperature is 0 degrees Celsius. So, yan ang temperature ng melting ice. Dapat siya nakayelo hanggang ito dumating sa market. So, yan. So, dapat sa tub, yung shrimp ay may kasamang yelo. And then, packing. Okay, so packing naman, hindi dapat siya overfilled. Tapos, dapat meron siyang adequate crush ice. Pero yung crush ice, hindi yung malalaking size kasi magmasisira yung sa inyong shrimp. So, dapat yung maliliit lang na crush ice. And then sa lobster naman, if possible, dapat buhay yung lobster. So, sabi nila, kapag lobster can live at 24 hours, pag maganda yung kanyang condition. So, dapat lagi siyang moist and protected siya from the sunlight. So, kapag naman namatay na yung lobster, dapat tanggalin na yung ulo to prevent blackening and tails must be washed using clean and chilled water. The squid naman and cuttlefish,
it must be well cleaned and stored at low temperature. And then chilling in crushed ice or ice slurry. Yung ice slurry po siya yung may tubig na may ice to maintain its freshness. Pero mas matagal po yung lamig ng crushed ice. And then, handling live fish. So, saan po tayo nakakita ng live fish? So, makikita po yung live fish sa mga sa market, ang commodity is yung tilapia. So, minsan nasa aquarium siya, minsan nasa tub. So, ito po ay mayroong oxygen para mapanatili silang buhay. And then yung live crabs. Okay, live crabs should be handled with great care at all times to prevent high mortality. For long distance transport, so before siya ilalagay sa box, dapat isubmerge muna siya sa tubig para moist pa rin siya. It should be held in clean bags, wet sacks or box since lime or mud suffocates the crab during transport. So dapat malinis siya, walang mga dumi-dumi pa. So next C is yung cool. Okay, rapid cooling is needed para sa mga isda. Okay, never put fish under the direct sunlight and provide a shade for the fish product. So sa mga sa market, bilhin niyo po yung isda, yung merong shade. Hindi yung nakatiwangwang sa under the heat of the sun. Okay, chill fish as soon as possible after harvest. And then put adequate amount of clean fish. So, tinan mo po yung layering niya. Okay, ice fish, ice fish, ice fish. And then yung pinaka-top is ice. So, low temperature keeps bacterial and biochemical and chemical activity at reduced rate. Yung mga sinasabi ko kaninang autolysis, bacterial decomposition, yung mga proseso po niyo na yon ay nare-reduce niya yung nangyayari na yon sa loob ng isda. So sa chilling naman, chilling is the process of cooling the fish to a temperature approaching that of a melting ice. So it can be 0 to 2 degrees Celsius. Ang icing po is 1:1 ang ratio niya in alternate layers para ma-ensure yung temperature niya will not be higher than 4 degrees Celsius. So, ito po yung mga type of ice na ginagamit po. We have the black ice. Siyempre po yung black ice, hindi mo naman nilalagay ng diretso doon sa isda. So, dapat we need to crush it or flake it or yung tube ice. Itong tube ice naman is meron din siyang molder. So, sabi, ang pinaka-the best daw is yung tube ice. Pero ang disadvantage naman ng tube ice is pag nag-melt siya, minsan mga patusok ang kanyang shape. So, minsan na na-injured yung katawan ng isda. And then, dito sa atin, mas mahal yung tube ice kesa doon sa crushed ice. So, usual ang ginagamit natin dito is yung crushed ice. Pero situit na yung crushed ice is maliliit yung size, hindi yung malalaki. So, what is a good icing practices versus bad icing practices? So, good icing practices naman, we have to cover fish well with ice. And then, buy ice from plant. Keep ice in proper storage. Evaporative cooling, layer of ice, and layer of fish. Yung kanina pinakita ko po, yung layering ng isda is ice, fish, ice fish, ang pinaka-top is ice. Okay, bad icing processes is not enough ice. Dirty water makes dirty ice. Large pieces of ice damage fish and don't chill well. Dirty ice adds bacteria and dirt. Old ice has bacteria and dirt, don't reuse it.
So sa freezing naman, sa mga bahay po natin ng ating freezer, ang kanyang temperature is umaabot sa negative 18 to negative 25. So okay lang naman po yun. So, pero dapat po ang kinifreeze natin na isda is fresh pa din. Hindi na po yung spoiled. Kasi kahit yung spoiled, is ilagay mo siya sa freezer, paglabas mo, spoiled pa rin yun. And then you have to wash fish. Tapos, tanggalan na ng scales. And then yung, kung gusto nyo, tanggalan ng tail and head, tanggalin na din kung gusto ninyo ganun. And then remove the entrails. Then, wash the fish and wrap the fish sa moisture vapor resistant packaging o sa plastic, or lagay niyo po doon sa mga boxes, mga plastic boxes po ba. Marami po nabibili niya sa ano, sa grocery or sa department store. And then ito po, yung insulated box or the cooler box. So may mga boxes po na made of HDPE or MDPE. MDPE, okay lang po yun. So, ano po ang function niya? Keeps fish cool for longer. So, kami po last week, nagbiyahe po kami ng Lawlaw from Bulan to NCR. Inabot po kami ng 15 hours. Maganda po yung pagka-packing namin sa box. So, umabot po doon sa NCR, meron pa rin po siyang yellow. Okay, it is used on boats and land and helps in marketing. So, pag market nyo po ng isda, pag nakita po ng buyer ninyo na maganda ang sa inyong lalagyan, tapos maganda ang pagpacking, so bibili po sa inyo ng isda. So, next po is the cleanliness. So, ano po yung pag sinabi nating clean? Clean means wala ka po nakikita ang visible dirt. And cleaning means tinatanggal mo po yung mga dirt, yung oil, yung mga blood. Yun po ang cleaning. Pero po, yung cleaning hindi naman niya po napapatay yung mga microbes o yung mga microorganisms. So doon na po papasok ang disinfection. So, pag nag-disinfect po tayo, gagamit po tayo ng mga disinfectant, ng chlorine, gano'n, ng liquid, mga liquid disinfectants, yon. So, ano po ang sources of contamination? Ang contamination po ay makukuha sa tubig, sa surface lime. Sa slime na nagko-cover sa surface ng isda na meron doon makikita mga bacteria. From equipment, boat, catching net, fish boxes, then during transport, unclean toilets, sa air, dirty water around the landing sites and stagnant water inside the fishing boat, insects such as flies and cockroaches, dirty hands, dirty clothes, open toilet, yung mga animals, yung sa pets natin, trash and garbage, and dirty ice and dirty salt. So what we should do is we should clean with potable water for washing the fish. And then keep working premises clean. Use clean containers and promote personal hygiene. So ito po yung mga personal hygiene failures. So ano, pabaliktad po yung inano ko, yung mga failures po yung nilagay ko kasi yun laman lagi na minsan lagi nangyayari. So ito pang ating iwasan. Iwasan po natin sumagsuot ng mga dirty and protective clothing. And then uncovered wounds. Dapat lagyan natin kung may mga sugat po tayo, kung magpuproseso tayo ng isda, dapat natin yung i-cover, lagyan ng band-aid, ng gauze. And then failure to wash hands after going to toilet and before handling fish. So
palagi po natin yung ano, tandaan na paglabas po natin ng toilet, eh maghugas ng kamay. Kahit po hindi tayo magluluto. And then spitting everywhere. And coughing and sneezing. Long fingernails. Smoking, chewing, cooking, or processing, or even handling the fish. Eating and drinking while handling fish. Handling fish when sick, and wearing jewelry. Wearing jewelry kasi mas mahal po yung jewelry natin kaysa sa isda. Yung mga diamond natin. Pag yan nahul doon sa isda, hindi mo na makuha. Swerte po yung bibili ng isda at nandun na po yung mga diamond yun. Okay. Ito na po yung mga quality table for fresh fish. So ito natin masasabi kung ito ay excellent, good, or poor. So sa class 5, ang sasabing excellent ang isda kapag ito ay ang gills niya o hasang ay dark red color. So may konting slime and ang smell niya is amoy dagat. And then yung eyes niya, bright metallic, clear pupils, and convex. Ang body appearance niya is natural colors, iridescent. Pag sinabi po natin iridescent, yung pong parang iba-iba yung kulay niya, parang may rainbow. Oo, yun ang iridescent. So, shiny pa siya. And firm scales, glitter, or nose line. Ang texture niya naman po is firm before or in rigor mortis stage. So, yan po ang excellent. Sa class 4 naman, we can say that the fish is good. Pag ang gills niya is red color, konti lang ng slime, but still meron. And then yung smell niya is parehas din doon sa class 5. Sa mata naman po niya, bright metallic, slightly cloudy ang pupils, and slightly convex. Sa body naman, natural colors, iridescent, firm pang scales, and may konting slime, and then the texture is still firm. So, sa average naman, ang gills is red-brown color, some thick slime, berry and mushy and warm smell. Sa eyes niya is dull na, tapos yung pupils niya is flat, and may konti na siyang blood, so reddish na yung konti yung eyes niya. And then yung body appearance niya is light red color. Yung kung is may scales man siya, gaya ng bagong, natatanggal na yung iba. And then, more thick slime. Pero ang texture niya pa rin is firm. So, kapag poor na ang quality ng isda, ang gills niya is brown na ang kulay. Marami na siyang slime. And may off smell na. Ang eyes niya is dull. Ang pupils niya is cloudy and slightly concave. And bloody na, red na yung kulay ng eyes. And then sa body appearance naman, red or yellow color, or sabi natin pag may yellow color, nag-oxidize na siya. And then yung scales niya ay nakatanggal-tanggal na. And then dry skin and a lot of yellow slime. But the texture is soft na. So kapag diniinan mo, hindi na siya babalik. So poor na ang quality niyan. Pag very poor naman, ito talaga, a brown color ang hasang niya, a lot of slime, very bad smell na, ammonia smell, dull, yung pupils niya is cloudy, then nagbabulge na yung eyes niya with blood. And then sa body appearance, red and yellow color, konti na lang yung scales, dry skin, and a lot of thick yellow slime. And then the texture niya is very soft. So, mark a finger left if pressed. So, siya po ay very poor na. So, sa other fish commodity po,
ito naman po, masasabi nating fresh and spoiled pa yung ating mga fish commodity. Sa shrimp and prawn, ang body parts niya po, sa odor niya is sweetish odor. And then, pag spoiled na, off odor or ammonia, parang may ammonia na yung ano niya, yung amoy. Okay, sa color naman, translucent and bright. Pag spoiled na, karoon na ng mga black spot. At yung mga junction ng body at yung carapace. And then yung carapace niya is firm and intact pag fresh. Pag spoiled na, loose or detached. So sa squid and cuttlefish, sa odor niya, sweetish and CBD. So syempre, pag spoiled, mabaho na ang amoy. And then sa color naman, creamy white or white mussel under distinct dark pattern. And then pang spoiled na, yellowish or pinkish mussel with no distinct pattern. So nakakita na po kayo ng squid na sobrang pinkish na. So yun. And then ito po yung common fish in the market. Oh, yan po. Meron tayong alumahan, bisugo, salay-salay, galumbong, salmon, bangus, talagang bukid, dilis, yellowfin tuna, saka yung ibang tuna, maya-maya, sapsak, tulingan, moonfish, and then lapu-lapu, salmonet, laulaw, ipon, sugpo, alimasag, alimango, and then yung abo dito sa Bicol, and then tilapia. So, ano pong common forms of fish in the market? Ito po yung ano. So, pag nakita po natin po siya, tinatawag po siyang hull. So, wala pong ginawa sa katawan ng isda. So, pag sinabi natin drone, ito po yung usong-uso. Pag bibili tayo ng isda, pinapatanggal na natin po yung hasang and then yung internal organ, yung mga yung gut. And then, pag sinabi naman tres, tinanggal na po yung ulo, yung tail, saka yung mga fins, and then tinanggal na din po yung guts and gills. Pag headed lang po and gutted, pinatanggal nyo lang yung ulo, saka yung guts and mga yung gills niya. And then pag steak naman, yan, pina-chop nyo na po siya ng ganyan. So, po yung pamprito, prom steaks, yan. And then pag fillet naman, tinanggal nyo lang po yung laman niya. Oh, yan. Yan po ang fillet. So mamaya po papakita ko kung paano po ang pag-fillet ng isda. Through a video. Yan. Thank you po. Ay, yung video sa So papakita ko po yung ano, yung video po kung paano po linisin ng isda at slice po siya into fillet.
Kanina po yung tinanggal ko yung skills ng isda. Kapag since ano po yung mas malambot po yung isda niyo, pwede niyo gamitin yung likod ng ano, ng kutsilyo or kaya gamit po kayo ng kutsara para pagtanggal ng isda. So ayan, tinatanggal po yung mga palikpik. And then yung tail. Ayan, tinatanggal niya yung hasang. Ayan, tatanggalin niya yung mga entrails niya, laman ng ano, ng stomach. Tapos hugasan ulit para pag nag-fillet po kayo, hindi po maduduguan yung inyong fillet. Yung karne ng isda. So, yan. From tail to... head. So, dapat po yung inyong kutsilyo ay matalim para makuha ninyo lahat ng fish meat. So, yan. Bilis lang. So, ayan na po, fish fillet na. Hello. So all right, so we are down po sa ating first activity kanina. Nagkaroon po tayo ng lecture with Ma'am Maria Elsa Malna. At this point po, nagpi-prepare lang po si Ma'am ng kanyang ide-demo po na mga value-added products out of fishes. So sa mga kapapasok pa lamang po na mga online participants ay inaanyayahan po namin kung hindi pa po kayo registered ay i-click nyo lang po yung participants information sheet na nasa infographics po ng ATI Bicol para maging official participants po kayo. And then kung may mga questions naman po kayo regarding po sa fish processing, please feel free to type your comments po sa ating comment section. So ayan, parang ready na ata si ma'am. So ano po yung first po nating ipe-prepare po natin so, ngayon, ma'am? Una po nating ipe-prepare is ano, yung kanina hindi ko nasabi, yung tungkol sa seaweeds. So ang seaweeds po is also a part po siya ng mga aquatic products. So unahin ko po muna yung seaweeds kasi matagal yung pagluto nung ano, yung suka. So dapat po siya yung huli pero iuna ko muna po bago po tayo mag tocino embutido saka burger saka fish toron. So ito po yung seaweeds na sinasabi ko. So matatagpuan po ito sa
lahat po ng probinsya dito sa Bicol. So meron dito sa Camsur. Sa Camsur meron dito sa Siruma, sa Tinambak, sa Lagunoy Part. And then yung sa Partido area, marami pong ganito. Sa Cam Norte naman, meron dito sa Mercedes, sa Jose Panganiban, sa basta marami pang ano, marami basta marami dito ng sewage doon sa ano Cam Norte. And then meron din dito sa Masbate and Catanduanes. So, kapag dry po ang sewage, pag fresh pa ang sewage, ang kulay niya is parang green. So, parang ganito siya, pero green ang kulay. So, dinadry po nila kasi ito po yung binibili ng mga buyer, yung dried na seaweed. So, ito po is Acapapycus alvarezi o sa local name po, ito ay tinatawag na guso. So, yan po. Ito po siya. Ang 1 kilogram po na dried seaweed, kapag po siya binabad sa tubig in 12 hours, magiging po siya mga 2 kilograms na. So, magiging itsura niya po is ganito na. Dehydrated na po siya kapag binabad po siya ulit. So, sa paggawa po ng achara or seaweed pickles, kailangan po natin ito, guguntingin po natin to. Or ikat niyo po siya, or mga 1 inch, mga ganito po. Mga 1 inch, ikakat nyo siya. So, magiging ganito na po. Ito, ikakat. Pwedeng gamitin gunting, pwedeng kutsilyo. And then, magiging ganito na po siya. So, yan. Ikakat po natin siya. Mga 1 inch lang. So, ganyan. So, yan. Ganito. So, ang kailangan po natin is magpapalit lang po ako ng ano gloves ko at ano tong plastic. Mamaya po, sasabihin ko sa inyo yung mga area dito sa Bicol na maraming seaweeds. Sharing nando mo sa akin. So, mahirap po pag mataba ang kamay. Okay. Sige. Go na, go. So, sabi ko po, ito po is Acapapycus alvarezi or tinatawag na guso in local name niya po. Kapag pag ito po ay binabad, ganito po ang magiging itsura niya. And then, ikakat natin siya into bite pieces or mga 1 inch po. So, pag pikat na po natin siya, ganito na yung magiging itsura. So, ito po is 1 kilogram. So po, 1 kilogram na dried seaweeds, kapag binabad, magiging 2 kilogram. So, ito po is 1 kilogram. Ang kailangan po natin is 125 grams na garlic, 175 grams na carrots, 2 can na pineapple juice, 125 grams na luya, and 125 grams na bell pepper, konting asin, and then 5 cups na vinegar, and 5 cups din na sugar. Pero dahil ayoko po ng sobrang matamis, so ginawa ko lang po siya ng 4 cups. So depende po kung ayaw niyo siyang sobrang matamis, bawasan niyo po yung sugar. So, ang una po natin gagawin is tutunawin muna po natin yung sugar sa vinegar. So, ito na po. Okay.
And then yung sugar. So ito po yung pickled solution. Ang tawag po dito pickled solution. So means ang sabi po ang pickled solution is 1:1. Pero depende po sa panlasa nyo. Kung kayo ay diabetic, bawasan nyo yung sugar. And then yung asin po. Half lang po yung lalagay ko. So, tutunan muna po natin ito. Pag natunaw na yung sugar, lulutuin po natin. So, ipapaboil ko po siya. And then after boiling, papalamigin ng konti. Kasi pag sobrang mainit pa to, yung seaweed nyo matutunaw. So, ilalagay natin ng seaweed kapag warm na lang siya. Yung pwede mo na siyang hawakan yung vinegar and sugar solution. So, yan. Pwede na po itong lutuin. Papaboil na po natin. Okay. So, habang po nagbo-boil, okay, papaboil natin siya. So, habang po magbo-boil, kasi hindi pa natin siya malalagay, so, gagawin na po natin yung fish tocino. So, yung fish tocino naman po, pwede tayong gumamit ng tuna dito. Or yung malalaki po na isda. Pwedeng tuna, yung malaking matambaka. Okay, ito, ang gamit po namin is tilapia kasi ito po yung usually yung nabibili po natin kahit saan sa market is tilapia. So, pinilay na po namin siya tapos tinanggalan ng balat. So, ang gagawin po natin is paghahaluin lang natin itong lahat ng ingredients niya. Yung pangbabad ng tocino. So, sa tocino po is 1/2 kilogram lang po yung meat. And then, lalagyan muna natin siya ng asin. Habang titimpla tayo ng nitong mga pangbabad dito is malagyan na siya ng asin. So, dapat po pala ang fish meat ninyo is malamig. Kasi pag hindi, magtutubig po yung inyong produkto. Saka yung capacity niya para mag-absorb ng mga ingredients niyo is hindi niya yun magagawa, hindi magiging malilamnam yung inyong tocino. So, yan na. Paghahaluin na po natin yung dito na lang tayo maghahalo sa sugar. So, wala naman in particular. So, when 1/2 cup sugar is 1/2 cup sugar and then 1/2 cup of fish meat. So, yung asin naman po is 1/2 tablespoon. So, next po is the anisado wine. Ito, anisado wine. Ang anisado wine is 1 tablespoon of anisado wine. 1 tablespoon of pineapple juice. 1/2 tablespoon of soy sauce. 1 tablespoon of garlic, chopped garlic. And 1 tablespoon of oil. So, haluin lang po natin. So, pag nahalo na po siya, so ibubuhos natin dito sa isda. So, yan na po ang magmamarinate sa kanya. So, iwasan lang yung sobrang rough na paghalo, kundi masisira po yung inyong fish fillet. So, doon po sa mga taong pinagbawalan na po ng doktor na kumain ng
pork to sino kasi may high blood. So ito po, pwede na po ito kasi less po yung kanyang fats. So, napaka-healthy po ng ating fish to sino. So yan po, lalagay lang po natin siya sa ref. Siguro po para ma-absorb niya yung kanyang marinade. Mga 3 hours po. And then pwede niyo na po siyang ipack at ilagay sa freezer. Okay. So ito po is tatakpan niyo lang ng aluminum foil or plastic. So lagay po natin sa ref. So mamaya po may magic, meron na po tayong mamaya may magic. Next po, ang gagawin natin ay ang fish turon. So, sino na po ang nakarinig ng fish turon po sa inyo? Ito po ay pwedeng pang dessert. Pero fish po siya. So ang gagamitin naman natin sa fish turon is yung mga leftover po natin na isda. Gaya ng may leftover tayo ng sinabawan o kaya ng mga prito. So yun, gawin natin siya na fish turon para kakaiba naman yung ating isda. So meron ako ditong sample. Ito yung tilapia. So, imagine na lang natin na leftover siya. Pero in-steam lang namin. So, ang gagawin niyo lang dito is anuhin lang niyo yung kanyang meat. Yan. Kuha tayo ng lalagyan. Okay, lang natin. So, pag iniwalay na natin yung meat sa Okay. So, sample lang ha. Yan. Kasali na yung laman para walang sayang. Frozen ng konti yung fish natin kasi yan. Ipi-flex lang natin siya. So, yan. Or mag-use tayo ng spoon. So, pag na-flex na natin lahat, natanggal na natin yung laman dito sa isda. So, ganito na yung magiging itsura niya. So, ito po ay 1 cup. Na fish meat. Ito na. Tanggalin na po natin ito at meron na tayong prepared na So, ito na po yung fish meat. So, ang gagawin lang po natin is i-mix lang po natin lahat. Ganun po kasimple. Ganun po kasimple ang fish turon. So, meron po tayong salt. Pag ayaw nyo ng maraming salt, pwedeng bawasan. Ito po is 1 cup fish and 1/2 tablespoon of salt. So, yan. And then, lagay na po natin yung 1/2 cup na sugar. Kung kayo naman po ay diabetic at ayaw niya ng sobrang matamis, pwede naman po siyang bawasan. Kasi ako diabetic, bawasan ko po Oo. Kaya babawasan ko yung sugar. And then, ito na po yung peanut. So, yung peanut po, pinadaan namin siya sa fish processor, hindi po sa blender. Kasi pag sa blender, magiging peanut butter siya. So, ito na po yung crushed peanut.
Lagyan na po natin lahat ng peanut. Pero binawasan ko po yung konti ng sugar, ha? Pero kung gusto naman ninyo ng sobrang matamis, pwede naman lahat ng 1/2 cup na sugar is ilagay ninyo. So, i-mix lang po natin ng mabuti. So, after mixing, pwede na po natin siyang ibalot sa lumpia wrapper. So, pagbalot sa lumpia wrapper, pahingi pa ako ng ano, yung water. So, sa lumpia wrapper naman po ito, yung lumpia wrapper pong buo, cut into half lang po yung ano, yung ating lumpia wrapper. So, ano po tayo ng ano? One, ano lang. Sabi natin, 1 teaspoon. 1 teaspoon lang po ng mixture. Kung gusto nyo pong marami, pwede nyo naman damihan. Pero kung maraming kakain, pwede naman pong bawasan. So, yan. Maliit lang po talaga siya. Nag-ano na yung ating wrapper. Kanina pa kasi naka, ano. Wala na bang ibang wrapper na ano? Kasi nag-ano na yung wrapper natin. Tumigas na kasi kanina pa naka. Na-expose na siya. So, pasensya na po. Ganito talaga nangyayari pag live. So, ang magiging itsura niya po, ganito, pag-wrap natin. Habang nag-prepare pa yung, inaano pa yung ating wrapper. So, ganito lang po kaliliit yung ating lumpia. So, bite size lang, kasi para hindi maumay. Pero pag nakakain na kayo ng isa, sigurado ako sunod-sunod na yung kain nyo. So, pag ito po ay ready to fry na siya. So, didi-fry lang natin pa nag-brown. So, pwede na siya. Pero, pag mainit pa, huwag nyo agad kakainin kasi yung salt, ay yung sugar sa loob is, ano pa siya, sobrang init pa siya. So, cool lang muna ng konti bago siya kakainin. So, ito, mayroon na po tayong, ano, pasensya na po. At kanina pa po kasi kami nag-prepare. So, yun, kuha po ulit tayo ng, ano, 1 teaspoon. Okay, and then, lagyan natin ng konting tubig. Okay, oh, yan na, meron na tayong fish turon. So, papaprito ko na po ito para magkaroon na tayo ng finished product. So, yung anong po natin is kumukulo na. Okay, Diyos ko. Ang amoy. Nanonood ang amoy ng suka. So, yan. Kung makikita na. So, ito po is papalamigin muna natin para may halo na natin itong ibang ingredients. So, ito pong ano, fish turin is ipapa-wrap ko na po sa mga kasama ko para marami pong makakain. Okay. Ang susunod po natin gagawin ay fish burger. So, fish burger po ang gamit naming isda ay ano, tilapia pa rin. Oh, tilapia pa rin. So, ito po is minced meat of tilapia. So, malamig po dapat, malamig po ang ating raw materials, ang meat.
para hindi siya magtubig. So, ang una po natin ilalagay ay 1/2 tablespoon na salt. So, ano muna natin yung salt? Halo muna natin yung salt and then halo na po natin yung ibang ingredients. Gawa po tayong 2 pieces of eggs. And then 1/2 cup of onion. Okay, 3 tablespoons of evaporated milk para maging juicy po ang ating fish burger. Juicy at malambot. And then, we have 1 tablespoon of garlic. And then, hamburger seasoning. So, itong hamburger seasoning, pwede optional, pwedeng meron, pwedeng wala. Pero yung hamburger seasoning, pwede po kayo makabili nyo sa mga grocery. So, 2 teaspoon po yung hamburger seasoning natin. And 2 teaspoon din po yung black pepper. And then yung 1 teaspoon na lemon juice. So, halo lang po natin mabuti yung burger. Pag natikman nyo po to, hindi na po kayo bibili ng burger steak. Yo, hindi na kami bibili ng burger steak. Ito na lang. Mas healthy. Doon sa mga anak nyo po na hindi kumakain ng isda, hindi nila malalasahan na isda to. Okay. Okay na po. So, pag na-mix na po natin siya, maglalagay po tayo ng, gagawa na tayo ng burger patties. So, kailangan po natin ng wax paper. Or kung meron po kayong plastic, yung sa nilalagay ng tinapay, gupitin lang po ninyo ng ano, pwede na. So, lagay po tayo ng 1/4 cup. Pwede naman malaki. Kung gusto niyo malaki, pwede naman ano, pero 1/4 cup lang gagawin natin. So, lalagay lang po natin ng ganyan. And then, ganun lang. Meron ka ng patties. Okay, so, kaya kung ano, plate. Or plate or tray, pwede na gawin tray. Okay. Sige. And dito naman tayo sa okay. Yung electric pan. Okay.
ganyan. So, yan. Meron na tayong dalawang patties. Meron na tatlo. Apat na patties. Pero makagawa po tayo ng mga 10 1/4 cup na patties dito sa mixture na to. So, yan. Pwede na po siyang prituhin. So, papaprito na. Ipapafry ko na po siya sa aking mga kasama. And then, gagawin po nila itong iba. Dapat gawin. So, ayan, pwede na siguro to. Pwede na. So, pahingi ako ng isa pang mix. So, balik po tayo dito sa atsara kasi sa pickles kasi ano na siya, malamig na. Though meron siyang konting smoke, pwede na siya. So, ang una po natin ilalagay itong mga ingredients na iba para maluto siya ng konti. Ito yung carrots. 175 grams na carrots. Then, 100 grams na raisin. Then, 125 grams na garlic. 125 grams na luya. Then, 125 grams na pepper, bell pepper. Pwede naman kung green. And then, 2 cans, yung maliit na cans na, or maliit na pack na pineapple tidbits. So, yan. I-mix lang po natin. And then, pwede na po natin ilagay itong seaweeds. So, ito po, pagka-cut po ninyo, dalawang beses nyo pong hugasan yung seaweeds. Tapos, i-drain po ninyo. So, yan. Meron na po tayong achara. Seaweeds achara. Very nutritious na achara. Kakaiba naman pong achara. So, yan. So, iwan na muna po natin para ma-absorb niya po yung lahat ng flavor po ng kanyang ng suka saka yung ibang mga ingredients. So, next po yung pinakalas. Masasabi ko na masarap. Ito yung kaninang naaamoy po ng mga tao dito. Yung fish embutido. So, sa fish embutido naman po, okay, sa fish embutido, yung pang mix. So, ito po, ang ginamit naming isda dito ay tuna. So, kasi mas maganda po kasi yung kulay niya. Pag embutido po ba, di ba, yung sa karne is para ready siya. So, nagamit kami ng tuna. Pero pwede naman po, yung na-try din namin kahapon yung tilapia, masarap naman siya. Pero mas maganda kung sa color niya is yung tuna. So sabi ko, yung ating raw materials, yung isda ay dapat malamig. So ito pong isda namin ay 1 kilogram na tuna meat. So mas maganda po itong i-mix gamit po ang ating mga kamay para mas maganda. So, we have po is 1 tablespoon of salt. So, lagi pong dapat unahin ang
asin. So, ano muna natin yung asin. And then, yung sweet pepper. Gumamit po kami ng umor, pero pwede naman pong gumamit ng red and green bell pepper. So, isang can lang po ito. Kapag mahal po yung green and red and green bell pepper, gumamit na lang po kayo ng ano, yung nasa lata. And then we have po one small can of sausage. Pwede naman po yung ano, yung hotdog, mga siguro 3 perasong hotdog. And then 1 cup of pickled radish. And then 225 grams of cheese. And then yung garlic, 3 cloves of garlic. Or ano to, mga 2 tablespoon ng garlic. And the 2 tablespoon of black pepper. 2 tablespoon of sugar. And then 150 grams of raisin. Para dun po sa mga taong ayaw ng raisin, pwede naman pong optional. Pwedeng bawasan ang raisin kung ayaw nyong maraming raisin. So, lagay na po natin lahat ng raisin. And then, for 2 tablespoon of onion, minced onion. And then, for 2 tablespoon of breadcrumbs, 2 tablespoon of breadcrumbs, and 3 eggs. So, sabi ko nga, ang embutido, mas magandang haluin gamit ang kamay para mas ma-incorporate lahat ng ingredients. Meron naman po tayong plastic gloves. Pwede pa ako maghingi ng malaki-laking ano. Mixing bowl. Gamit po tayo ng kamay, dapat maghugas at gumamit ng hand gloves. Plastic or rubber. I-transfer ko lang po dito sa malaki-laking mixing bowl para mas mahalo po natin. Okay. Dito po sa mixture na ito, makagawa po tayo ng 20 rolls of embutido using 1/2 cup na mixture. And then 10 rolls ng embutido kapag 1 cup naman po. Okay. So, mas maganda po, before natin siyang balutin, lagay muna natin sa ref. Parang mag-rest muna siya sa ref ng mga 30 minutes or 1 hour. Anuhan lang ng plastic wrap or aluminum foil. So, mag-wrap na po tayo. So, nag-pre-cut na po kami ng aluminum foil. So, try natin yung ano lang. Kuya,
mga 1 cup. So, kapag 1 cup po, ang iro-roll po ninyo, lulutuin niyo po siya, i-steam niyo siya ng 1 hour. Kapag yun naman 1 half cup po, i-steam niyo siya ng 45 minutes. Ah, naano yung ano natin. I-doble natin. So, pasensya na. So, yung iba naman po, before nila wrap sa aluminum foil, nilalagay mo na siya sa plastic. Yung plastic ng tinapay, nilalagay mo siya, muna siya doon. Tapos, saka i-roll dito sa aluminum foil. So, ito yung 1 cup. Yung gawa din tayo ng half cup. Sorry. Sorry po sa ano, sa tunog ng ano, measuring cup. Okay, ito po yung half cup. Okay. So, yan po. I-steam natin siya pag 1 cup ang ano natin, ang kang ating roll for 1 hour. Pag half cup naman for 45 minutes. So, meron po kami ditong finished product ng embutido. So, ito po. Na-steam na po namin to. So, ganyan po magiging itsura niya. Ito po yung naamoy nila kanina pagpasok nila dito. So, ito po. Pwede ninyo siyang ibenta ng 100 per roll or 100 to 120 pesos. So, very healthy and very delicious na fish embutido. So, ito na po. Ilagay po natin to sa steamer. So, yan. Kumukulo na yung steamer natin. So, lalagay lang po natin siya dito. And then, steam natin po siya. So, yung iba po, paparol na natin sa mga kasamahan natin dito. So, yun po. May question po or ano, habang nagluluto pa po yung ibang kasamahan ko. Ah. Oh, meron na kaming ano, ito na yung ano, seaweed pickles. Okay. So, habang nag-aantay pa po tayo doon sa ibang value-added products, na maluto ay may mga set of questions po tayo mula sa ating mga online viewers. And meron pong pinadala si Miss Alice Camorali. Ang kanyang question po is, ano daw po yung ibig sabihin na dapat malamig ang meat fish? Oo, dapat malamig ang ating raw materials. So, kasi para hindi siya magtubig. Pag minix na natin siya. Kasi grabe po yung moisture. Oo, di ba yung sabi po natin yung moisture content ng fish is hanggang 80%. So para hindi po siya matubig, so dapat chilled po yung ano, yung temperature ng ating raw materials. Next question. Sa Maria Castro Pablo. Pwede po ba kami mag-provide ng Yes po. Mag-provide po kami ng recipe. May isang copy naman po kayo. Opo, ibibigay na lang po namin. Tapos, ang gawin nyo na lang po sa ating mga online viewers, ilagay nyo na lang po sa comment section yung mga email address yes po. Yes po, mamaya po after po na online seminar po namin, ay isend ko po sa email.
recipes, pati na din po yung lecture niyo po, ma'am. Yes po, oo. Okay, next question. Wala na atang question ng ating mga online viewers. So, kung may mga questions pa po kayo sa ating mga online participants, pwede po kayo mag-comment sa ating comment section at babasahin po po yun isa-isa para masagot po ng ating resource speaker na nandito po sa seminar natin. Okay? Okay pa. So, habang nag-aantay pa kasi... Parang meron nang naluto. Ang grabe, grabe na ang amoy. Tiyak po magugutom po kayo sa amoy. Kasi iba-iba po yung mga... So, meron na po tayong... meron na tayong finished product dito. Ito yung fish turon. So, fish turon. So, yung first po natin na na-prepare is the embutido. Embutido, and then we have fish turon, tapos... Achara, seaweed pickles. So, magbasa muna tayo ng shout-outs sa ating mga online participants. So, so shout-out po kay Miss Eva Manalo Kalingal Vivas. Good afternoon po and happy watching. Annalyn Konya. Good afternoon. Happy watching po. Good afternoon po. Shout-out kay Miss Annie Vargas Aswan from... Pono Integrated School. Sa kayo Pono? Oo, pwede na, pwede po ninyo itong ituro sa school. Yes. Kasi very affordable. Yes, very. Oo. Kung ano po yung isdang mura sa palengke available, yung po ang gamitin po ninyo. Pwede po ba yung yung pinakamura is Gigi ba yun? Galunggo, mahal na ang galunggo ngayon. Ang pinakamura ngayon is yung lawlaw. Pero hindi natin yung pwedeng gawin. Pwede lang yung gawin ng sardinas. Pero marami naman pong mga isda dyan sa minsan na mga 100 pesos lang, more than mga 150. How about po dito? Dito po sa embutido, pwede naman gumamit ng tilapia, kaya bangus, galunggong. Hindi po yung mga masyadong matitinik na isda. Pero yung sa bangus naman, dapat i-debon muna yun. Siyempre, madaming another skills naman yun. Pero pwede din dito yung galunggong, matambaka. O kasi anong isda nyo? Oo, masarap talaga. And then we also have here... Ito naman, si fish turon is yung mga leftover nyo na mga isda. Ako dito eh. Oo, ito ng last. Kasi actually, ang turon kasi is... Banana. So, first time ko marinig na fish turon. Opo. Maliit lang po siya. Maliit lang. Bite sizes lang, opo. And then yung achara natin. So. Kulang na lang natin dito yung tocino sa ka-burger. So sabi ko yung burger, pag natikman nyo, hindi na kayo bibili ng burger steak kasi gagawa na lang kayo nun. Na din pa ako doon. Oo. Gusto ko lang kainin yung burger. Pwede siyang pang-ulam. Burger patties. Tapos pwede ka pong gumawa ng Pwede na. Lalagyan mo ng Kaya lagay mo sa tinapay. Pwede din yung palaman. Okay. Burger siya. And then yung tocino naman. So maraming mga pinagbawalan na talaga kumain ng tocino. So takam na sila sa tocino. So may alternative naman na very healthy na tocino. So yun na yung fish tocino. So yung alternative meat po siya kasi ngayon po ang mahal-mahal po ng karne ng baboy. Pwede po yung pwede naman. Fish at alternative meat. So, proceed muna po tayo ng shout-out kasi wala po atang mga question yung ating mga. Oh, walang question. So, my name is Imperial Salvacion from Pono Integrated School. Nabasa ko na kanina. And then shout-out din kay Miss Annalyn Konya. From Lupi, Camarines Tour. Hello po, good afternoon. Medyo malayo po yung coverage ng ating Salabay channel. And then, shout out din kay Mr. Jomer D. Marcaida from Limanan, Camarines Tour. Hello, happy watching. Jeremiah Villagas Guanson Jr. Hello, happy watching. Shout out kay Jose Delino. Good afternoon and happy watching. Baby Marcosa Loyola, happy watching and good afternoon. Good afternoon po.
Elma Oranio Efa from Talisay, Camarines Norte. Good afternoon and happy watching. Christina Tarokin. Happy watching. Good afternoon. Lekay Sadyako from Romblon. So, medyo malayo yung cover. Yeah, malayo yun. Gawa po kayo ng fish turon, mga taga Romblon. Okay. Happy watching din kay Miss Christine Villacruzis Aguila from Lado, Camarines Norte. Oh, sa Camarines Norte po maraming ano, gusto. Oh, maraming seaweeds. Okay. Happy watching din po kay Miss Carolina Aguirre from Sebaste Antique. Hello po. Wow. Next. Happy watching din kay Emma Miranda from Omag, Pilar, Sorsogon. So sa Office of the Municipal Agriculture. Hello happy po. Watching happy kay watching. Happy watching din po kay Jelaydin Naing from Daet, Camarines Norte. So marami po tayong viewers from Camarines Norte. And then Sorsogon. Sorsogon din po. Happy watching kay Miss Emma Miranda from Pilar, Sorsogon. Next. Happy watching din po kay Miss Carolina Aguirre and Carol Gacy Aguirre from Sebaste, Antique. Okay? Next. Happy watching po kay Miss Dina Manangan from Aurora. Watching from Maria Aurora. Next. Happy watching din po kay Miss Dina Manangan and John Royet Nicer Ramelo. Okay. Next po, happy watching po kay Mr. Joshua Villar from San Isidro, Magarao, Camarines Sur. And happy watching din po kay Miss Ludina Bernedo sa San Agustin, Camarines Sur sa Tagadilla. Hello po. Nakakamoy na yung tasino. Opo. Sa mga online viewers natin dyan, matatakam po kayo dito sa amin. Hey, happy watching din po kay Ma'am Nancy Valdivino from Lagay Camarines Sur. Happy watching po kay Wendelin de Los Angeles Yupan from Labo Camarines Norte. Happy watching po kay Marina Castro Pablo from Montalban, Rizal. Okay, next. Happy watching po kay Miss D. Andalio from Vegan City, Ilocos Sur. My place. Place na lang. Next. Happy watching din po kay Miss Les Pareja from Masakaw, Camarines Sur. Hello po kay Jan sa mga pag-Masakaw. And happy watching po kay Miss Erica Banday from Colong, Magalaw, Camarines Sur. Happy watching kay Mr. Asay Gabad from Colong Integrated Sur. Hello po, happy watching. Happy watching kay Miss Tony Ann Gilman. Sabihin. Ganun naramang plate, Charin. Ganun naramang plate. Happy watching kay Miss Almari Subinoy from South Cotabato. Okay? Next. Happy watching din po kay Rosalyn Grupa Villar from Magarao, Camarines Sur. Hello po, happy watching. Happy watching din po kay Miss Sarah Jean Julia J. Casiro from Polo Integrated School. Parang marami po nanonood po sa Polo Integrated School. Oo, yung po mga, hindi po, pero pwede po kayo mag-request sa amin ng lecture demo. Opo. Libre po ba yun? Opo, libre. Pero sa inyo po yung gamit. Next, happy watching din po kay Mr. Darling Pantelior Nakada from Caratagan, Fiodoran, Albay. Hello po, happy watching. Nanonood din po si Mr. Julius Yupan from Bayan-Bayan Labo, Camarines Norte. Happy watching din po kay Miss Annie Vargas Aswan. Next, happy watching din po kay Mr. J. Pardinas from Kinhawan, Molave Street, Liboton, Naga City. Hello po. Next, nanonood din po si Mr. Boreta Labrador. Ay, mababalik pala. Miss Susan Boreta Labrador from Seruma, Camarines Sur. Next.
Happy watching din po kay Miss Sarah Jean, Julia Casillo from, and Ma'am Jean Maestrano. Happy watching din po kay Annie Vargas Asuan and Pinky Malondo. Happy watching po. And of course, ang aming trainee dito sa 4H, ay dito sa ETI, Maricel Bonagua. Hello! Hello po! Good afternoon! Next, happy watching din po kay Miss Jane Maestrado from Polong Integrated School. Marami po yung oo, maraming viewers school. Po sa Polong. Then, happy watching din po kay Miss Lara Leona Padilla from Legazpi City. Okay. Next, isa din po siyang trainee dito sa ATI, sa Adapa Farm Youth. Happy watching kay Vincent Belza. Hello, happy watching. Hello po. Next, happy watching din po kay Miss Lan Ayros or Toria from Tabaco City. Next, happy watching din po kay Maria Castro Pablo. And then kay Belle Sadai from Oriental Mindoro. Happy watching din po kay Franz Jimson Tan. Hello po. Happy watching. Yan. Next. Okay, luto na po yung ating ano fish burger patty. Nangangamoy. So ito na po ang ating burger patty. Pwede po kayong gumawa ng sarili niyong gravy or palaman niyo po sa ano sa sandwich or sa burger. Burger bread. So ang kulang na lang po natin is yung tocino. So, inuulit ko po sa mga hindi pa po nakakapag-register sa ating participants registration form. Lalo na po sa mga kapapasok pa lang po, ay maaari po kayo mag-register po sa aming participants registration form through the link po na nasa infographics po namin. Kailangan nyo lang po i-click yung link and mararoute po kayo doon sa aming form. Okay? O sana nga po ano lahat ng nanonood makatikim nito kaya hindi natin papasok sa computer. Saan oo. Papadala lang. Padala na lang natin. Pwede na lang po kayo mag-try nito sa mga bahay. Oo, so, ngayon pong gabi, gawa na po kayo, bili po kayo ng ano, tilapia. Lalo na po doon sa mga di ko alam kung anong ulam, mamaya pwede na ito patry sa mga kapamilya nyo. Lalo na doon sa mga chikiting po, sa mga kids. Kasi usually pag mga... Pag nakita nila yung isda, ayaw na nilang kumain. Pero ito, sigurado ako lalo lang. Na itong ano, burger lalo na itong patties. Burger patties, hindi nila talaga masasabi na fish. Parang gusto ko na ito. O, sige. Okay, we have na yung... Ang sarap nito pag merong sinangag sa itlog. Ito na po yung ating... Finished product. Finished product na fish tocino. Pang grabing amoy. Okay. Okay na. Eh, lagay natin. Ah, sige. Okay po. So, pwede naman po natin ilagay yung atsara dito sa bottle. Meron pa din. Doon na lang ako makuha. O dito na lang. So, reminder po, pag gagamit kayo ng mga bote, linisan muna tapos sterilize. Tapos, patuyuin. So, lagay po tayo ng ano. Pwede na po ninyo itong ano. Pag doon sa lugar po ninyo, may nakita kayo ng gusto, ng seaweeds, pwede nyo na po itong gawin at gawin nyo ng kabuhayan nyo. Itong ano, atsara. So, ito po mga ano, pwedeng 75 to ano.
sa mga nagbabalak na o kasi yung ano, oo. Yung magbabalak magnegosyo. Tapos kasi ngayon, 'di ba, mga health ano nang health conscious na. Usually pa nagte-trade fair kami, ito yung mabenta, yung hinahanap talaga sa amin. Yung pickles na seaweeds. Meron po kayong mga binibentang ganyan? Yung mga ano namin, yung mga tinutulungan namin ng mga MSMEs, na mga si mga... Meron po sa office? Sa office namin, wala. Wala pa po kami, pero soon po, magkakaroon na po. So, ito pwede nyong ibenta ng 100 pesos, 75 to 100 pesos. Ito, kung ilalagay nyo na sa ito, mga 15 pesos to 20 pesos, isa. Diba? Kung mag-ano ka nung yung may rice and ano yung tawag doon? Rice meal. So, pwede nyo siyang ibenta ng ano, 50 pesos. Magkano ng isang rice meal ngayon? Mga 65 to 70. Saka very healthy siya. Oh, very healthy. Hindi mo naman siya pwede i-compare yung presyo niya sa karne. Kasi, ang fish is very healthy talaga. So, ang babayaran mo sa... Oo, oh, ang mababayaran mo sa kanya yung less fat, yung ano niya, yung nutritional value na. Itong tusino naman, magandang i-partner sa itlog at ano, sinangag. Okay. So, ilagay pa natin dito. Pa naghihintay tayo ng oras, lalagay na natin para ma-share natin sa mga kasama. So, sa 1 kilo po na dried seaweeds, marami po kayong magagawa. Pag... Yan, ma'am. May pumasok pong question from our online participant. Galing po kay Miss Emma Miranda. Di ko po alam kung taga saan po. Sabi niya po, pwede po bang gamitin ang tamban or lawlaw? Sorry po, hindi po pwede. Ang kasi dito po sa ano? Kasi yung anong, marami kasi siyang maliliit. Di ba ang tamban, marami siyang maliliit na bones. So, mahirap siyang, ano, So, pwede sa tamban, pwede natin siyang ituyo. Ang prescribed po ata dito yung medyo malalaki. Oo, yung makarni siya. Oo. So, sa tamban naman, ang pwede natin gawin sa tamban, pwede natin siyang gawin tinapa, and then ituyo. Tapos yung tuyo naman, pwede natin gawing gourmet tuyo. So, yung nakaboteng tuyo na mayroon oil. So, yun po ang pwede natin gawin sa tamban or lawlaw. So, ang tamban or lawlaw kasi, ano siya eh, sobrang mura. Lalo na kung nasa Sorsogon sila, sobrang lang mura. Siguro taga Sorsogon si ma'am kasi sobrang mura ang tamban sa Sorsogon. How about this one po? Mga magkano kayo ang costing nito pag binenta? Ito po, ang isang ano, pwede nyo po siyang ibenta ng 2 to 3 pesos. Per piece. Pero pag tinignan niyo po siya, para siyang ano, no? Lumpia. Para siyang Shanghai. Lumpiang Shanghai. Pero, ano, mawawumali po siya. Oo, kasi matamis siya. Tapos may peanut siya sa loob. Pwede po yung, ano, lagyan ng cheese. Pwede naman. Pwede niyo naman siyang improve. Pwede siyang lagyan ng cheese. So, lumpia, turon, ay ano, fish turon with cheese or... Konting, ano, konting spicy. So, mag-ahalo yung sweetness and then yung spicy flavor. Ito po, mga magkano po ang per? Ito pong isang roll, pwede po siyang 100 to 120 pesos kasi malaki siya. Ilang grams po ito? Hindi ko lang ano, maano ko ilang grams ito. Pero ang one cup kasi ng ano is 1/4. Ang one cup ng ano, ng fish meat. Okay. May mga questions pa po ba kayo sa ating pwede po. Abusuin na, abusuin natin si Bakit. Habang may oras pa. Sa community po namin. Okay, my next question po from Sarah Jean Julia Casiro. Okay, sa Tabios. Community po namin, may Tabios na isda. Pwede po ata yung gamitin namin. Tabios na isda. Maliliit po. Sobrang liit. Hindi po pwede. Siguro po yung tabios pwede ng ano, i-dry. O kaya, or kasi mahal yung tabios eh.
Parang sa dinis, pwede naman na siya. Oo, parang pwede din siyang gawing ano, bagoong. Ata, pwede. Pero yung tabios, pwede din siyang i-dry. Ay, ang liliit. Oo, maliliit na ano. Or i-ferment, pwede din i-ferment. Kasi maliit lang. Oo. Recommended dito sa... Opo, ano, hindi po. Kasi maliit po siya. Mm-hmm. Ang recommended po ni ma'am is yung medyo... O, yung hindi na po kayo mahihirapan yung namdamin niyo sa paghiwalay ng meat doon sa bones. So, may questions pa ba? Guys, wala na. Wala na pong question. Naubusan na yung question. Kasi nang hindi yan. Oh, pero kung ano, kung gusto nila nang pumunta kami sa kanila, pwede naman sila mag-request sa office namin. Ano pong kailangan? Request letter lang po na nagre-request o na trainings. O, so, makapagbigay po kami ng technical assistance sa kanila. So, sa mga nagbabalak po dyan na mag-conduct ng trainings on fish processing. Fish yes, processing fish processing po. How about po so, sa iba po? Hindi. Sa fish lang fish po kami. Po. Pero yung pwede din po kami sa gaya ng gusto nila ng pagtitinapa, pagtutuyo, paggawa ng bagoong at patis. Para po mas napatagal. Oo, doon po sa maraming tamban, yun po. Yung pang-request niya sa amin, kung paano gawin tinapa yung tamban, yung lawlaw. Maraming po ba yan? Mga ganito siguro siya. Tapos marami siyang scales. Tapos yung meat niya, sa loob, marami siyang bones na maliliit. Asay po doon, meron ka po ba? Tapos super sensitive kasi yung lawlaw. Madali siyang masira. So mas maganda sa kanyang ano, itapa saka ituyo. So, may mga questions na, wala nang shout-out. Inaantay lang natin yung ibang finished product out of fishes. Una na siguro, ma'am. Tapos na po. Okay. Tapos na po lahat. So, we will be back po after a short break po. Ano? Short commercial break. So, yan po. Okay. Stay tuned lang po. Paano magmahal
tikman, muna mong halik, yakap na napakahigpit, pag-ibig na tunay hanggang langit. Nang tayo'y magkakilala, nang hindi sinasadya, ikaw lang napansin, nahuli sa isang tingin, at sa pagbati mong napakalambing. Hindi ko malimutan kung kailan nagsimula, matutong ikaw lang ang mahalin. At di ko malimutan kung kailan ko natikman ang tamis ng iyong halik, yakap na napakahipit, pag-ibig mong tunay hanggang langit. Ko malimutan kung kailan nagsimula, matutong ikaw lang ang mahalin. At di ko malimutan kung kailan ko natikman ang tamis ng iyong halik, yakap na napakahigpit, pag-ibig mong tunay hanggang langit. Di ko malimutan kung kailan nagsimula, matutong ikaw lang ang mahalin. Di ko malimutan kung kailan ko natikman ang tamis ng iyong halik, yakap na napakahigpit, pag-ibig mong tunay hanggang langit. Alright, and we are back. So kasama ko pa rin po ngayon si Ma'am Maria Elsa E. Malna, ang chief po ng Post-Harvest and Marketing Division ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So congratulations po ulit, ma'am. And thank you so much po sa pagpapaunlak po sa amin ng invitation na maging resource speaker ka po sa aming online seminar. With that, i-award lang po namin itong Certificate of Appreciation sa ating resource speaker. And i-request ko po si Sir Joey po to assist po ng awarding. Okay, basahin ko lang po itong citation. The Republic of the Philippines, Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5, Bicol. ETI Bicol Admin Building, Diversion Road, San Agustin, Pilica Marines Sur. Awards this Certificate of Appreciation to Maria Elsa A. Malna for sharing her knowledge and expertise as resource person for 3 hours during the conduct of online seminar on fish processing held on November 29, 2021 at ATI RTC 5, Diversion Road, San Agustin, Pilica Marines Sur. Given this 29th day of November 2021, signed Elsa A. Parot, Center Director. So ma'am, ito po ang certificate. Salamat po, ma'am. Thank you po. And of course, i-award din po namin ang Certificate of Appreciation sa dalawang staff po ni ma'am na
matulungin po. Yeah, efficient po. Okay, basahin ko po yung citation. Certificate of Appreciation is awarded to Miss Charmaine D. Pabilonia in grateful recognition for her unwavering support and assistance during the conduct of online seminar on fish processing held on November 29, 2021 at ATI RTC 5 Diversion Road, San Agustin, Pilica Marina Sur. Given this 29th day of November 2021, signed Elsa E. Parrot, Center Director. Okay. Same certificate is also awarded to Ms. RV Joy B. Taytay. Okay. Okay, ma'am. Thank you so much. Pero meron din po kami kasama na isa. Opo. Sorry po. Nalate po ata. Nalate po. Gawin ko na lang. Thank you po. Thank you so much. Pwede na po kayo. Ma'am, pa-closing. Ano lang po ako. Okay? So, natapos na naman ang tatlong oras nating talakayan. Sa ating online participants, huwag niyo pong kalilimutan na mag-register sa pamamagitan ng pag-click sa Google link na naka-indicate sa infographics ng seminar na ito. Ito po ay makikita sa aming ATI FB page na kung saan may mga kailangan po kayong fill upan na forms katulad ng RP evaluation form at feedback form. Ito po ay magiging basihan namin sa pag-issue ng certificates. Sa mga gusto naman pong mag-claim ng kanilang certificates, maaari po kayong bumisita sa aming tanggapan mula Lunes hanggang Webes, alas 9 hanggang alas 4 ng hapon. So at this point po, to give us the closing message, tawagin ko po ang Chief ng Partnership and Accreditation Services Section at Senior Agriculturist ng ETI Bicol, Engineer Joey A. Bellarmino. Sir. Thank you. Salamat, Joy. So sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig at kasama namin na nag-aral dito sa ating online seminar on fish processing na kung saan ito po ay ang ikalabing isa, di ba Joy, na edition ng aming online seminar ngayong taon. So pagkatapos po nito ay meron pang isa kaming gagawin sa December. So sa lahat po ng mga nag-register na participants, according sa aming information ay more than 200 plus. So maraming salamat sa inyong pagtataga at pakikinig at we hope na kayo po ay marami natutunan at gawin nyo yan sa inyong kanya-kanyang bahay at kanya-kanyang probably negosyo. Kasi po napakaganda ng ating mga tinalakay ngayon at ginawa ng mga recipes. So sa gusto ko rin pong pasalamatan ang ating resource person at ang kanyang mga kasamahan, si Ma'am Maria Elsa Malna at si Miss Pabilonia at si Miss Taytay sa kanila pong matyaga na pagtuturo sa ating mga taga-subaybay ngayong araw. So kami po sa ATI hindi nagsasawa na magbahagi ng mga kaalaman, magturo ng iba't ibang teknolohiya sa larangan po ng agrikultura at pangisdaan. So ayan, sa ngalan ng aming Central Director, gusto ko rin pasalamatan at congratulate ang aming team ngayong araw headed by our CDMS Chief, si Doc Frank Bel Isip. Of course, ang kanilang mga staff, si Joyka, si Froy, si Marjan at si Bay at ang aming trainee dito na youth. Ayan, kaway naman dyan. Ayan, so muli po, sabi ko nga, sa ngalan ng aming Center Director, si Ma'am Elsa Iparot, at ang aming Assistant Center Director, si Ma'am Vivian Carable, inaasahan po namin na kayo ay muling susubaybay at makikinig sa aming mga online seminar. Muli po, magandang hapon at maraming salamat sa inyong lahat. Ayan, back to you, Joy. Maraming salamat po, Sir Joey, for that very heartwarming message. So, sa ating online viewers po na na-miss yung ibang part ng seminar na ito, maaari nyo pa rin balikan at mapanood ang ating episode ngayon sa ATI Bicol, hashtag Sarabay Channel via YouTube livestream. Nagpapasalamat po kami kay Ms. Maria Elsa Malna na nakasama natin ngayong hapon na nagbigay ng hitik na impormasyon patungkol sa fish processing at syempre sa mga nakilahok at nakisanay sa atin mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas at mundo. Maraming salamat po. Sa ngalan ng aming Center Director, Ma'am Elsa E. Parrot,
Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagtangkilik sa ETI Bicol, hashtag Sarabay Channel. Learn at home at tandaan at i-share po natin ang hashtag na hashtag stay safe, hashtag follow health protocols. Together we heal as one. Diyos mabalos po sa Indogabos. God bless us all. Okay po. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kamuhayan, sa negosyo pahuhusayin ang kakayahan. Ang tupad bagong teknolohiya, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masagan ang ani, mataas na kita, maulad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Mangingisda, siguradong pagkain sa buong bansa, masagan ang ani, mataas na kita, maulad na buhay ng mga magsasaka.